Mga taga saan po kayo? Dati po sa Mandaluyong, eh wala na po kami palbahay ng upa, nangangalakan po kami kami. Iwag dito. Amali, magkasawa ka din kayo dyan. Opo. Kasi nagkasama po kami matanda, si Kuya Tony po. Nasaan po? Nasaan po iba? Lumabas na po. Doon po, may iba rin po doon. At dyan kayo natutulog? Bakit dyan kayo natutulog? Ayan, naano ka kayo. Nang lockdown. Ba't sumakay ka trabaho dati? Ba't sumakay ka trabaho? Dati ako sa restaurant, sir. Oh, ba't nandito kayo ngayon? Ay, na-stranded po ako. Hindi ko nakapasok. Ay, hindi kayo naka-uwi sa probinsya niya? Oo. Saan ko yan? Yo, what's up mga ka-broom? It's me, Ben, from the Broom Broom Show. So, ngayong araw na to, ang ngayong gabing ito ay pupuntahan ko yung ni-recommend ni Ma'am Eden Soplente. Meron daw mga construction workers na na-track dito sa ECQ na to. Dito daw sila nakatira ngayon sa may baba ng ilog. So, bibigyan natin sila ng relief packs galing sa Caritas Manila, galing kay Father Jade. So, maraming salamat Father Jade sa pagbigay niyo ng relief packs dito sa BIO. So, bibigyan natin sila ng relief packs para naman makatulong at makadagdag ng pagkain para sa pamilya nila. So, I think 6 yata sila nandun. So, tara, puntahan natin sila. Tsaka shoutout nga pala kay Ma'am Eden Soplente. Ma'am, maraming salamat po at pinarating nyo sa amin na meron pong mga taong nagugutom doon. So, nandyan ang Caritas Manila para tulungan tayo. Nagbigay sila sa atin ng mga relief packs para kahit pa paano maibsan yung mga gutom natin. So, yun lang. Stay tuned lang kayo. Shoutout Caritas Manila. Maraming salamat sa relief packs na binigay nyo sa amin. Ibibigay din natin sa tao. So sabi ni Ma'am Eden na dito daw nakatira yung mga nasa construction. So baka nandun daw sa bata, tingnan natin. Ako po ba dyan? Kaya, dyan kayo dito. Sa dulo po. Mga taga saan po kayo? Dati po sa Mandaluyong, eh wala na po kami palbahay ng upa, nangangalakan po kami kami. Ito. Amali, magkasawa ka din kayo dyan. Opo. Kasi nagkasama po kami matanda, si Kuya Tony po. Nasaan po iba? Lumabas na po. Doon po, may iba rin po doon. Meron din po ibang tao doon. Tapos yung dalawang mag-asawa po, andun po. Ay, andun po? Mm-hmm. Ano po yung mga kinakain nyo? Discarte lang po yung nanghihingi, ganun po. So yun, naabutan daw sila ng ano rito, ng ECQ. Construction daw sila rito sa mga buildings dito sa may Rockwell. So ito, puntahan na rin natin isang pamilya rito. Nagabi ko na. At dyan kayo natutulog? Bakit dyan kayo natutulog? Ayan, naano ka kayo. Nang lockdown. Ba't sumakay ka trabaho dati? Nangangala. Taga-Nebesia. Taga lang ako minangangala ko dyan. Ano yung mga kinakain nyo ngayon? Mukha na lang mga discarte yan. Sige, dyan tayo kayo. Ilan kayo dyan kayo? Kakailang mag-asawa? Wala lang po kami. Ilan din doon? Tatlo din sila? Wala lang. Ayun yung mga construction. Mm-hmm. So, pagkaan na. Ayun na kami dyan. Yeah, maganda gabi. Dito kayo tutulog? Ba't sumakay ka trabaho? Dati ako sa restaurant, sir. Oh, ba't nandito kayo ngayon? Stranded po ako. Hindi ko nakapasok. Ah, hindi kayo naka-uwi sa probinsya niya? Oo. Ikaw kuya? Taga-Beho po ako dati. Ah, taga-Beho. Humingi lang ako tulong sa kanya yan. Ako yung dispatcher dyan sa jeep. Ah, ng mga jeep. Ikaw kuya?
Ako naman sir, taga Cebu talaga po sir. Taga? Taga Cebu po. Taga Cebu, eh ba't nandito ka? Ano po sir? Na-lockdown? Lockdown po. Ah, dito ka rin nagtatrabaho dati? Ako rin ako, agency po, nandiyan po sa Mandaluyong. Walang naano sa inyong bahay. Salamat din ako, nagkaibigan ko itong dalawa. Eh paano kayo nakakain? Discard, discarte lang. Hindi lang po, panghingi sa rin ang bibigay din po. Panghingi po kami. Ay, ito, may matanda pa. Ay, kay Tony po. Eh, parang magkakata siya nilog sa kayo natutulog. Hindi pa naman po kami inaabutan ng ganyan. O, kasi summer. Kaya mababa. Eh, parang magtagulan na. Yun lang po, makalaban. So, ito yung mga taong natutulog dito sa may tabi ng kalsada. Ah, tabi ng ilog. Actually, sa ilog na talaga siya natutulog eh. So, ito rin yung nakabukaw siguro ng attention ni Ma'am Eden Suplente. So, talagang buti na lang nandiyan yung Caritas Manila para tulungan tayo, para kahit pa paano itong mga taong ito ay makakain din. Kahit pa paano, mayroon silang isang linggong pagkain. So, sa mga taong medyo may kaya-kaya dyan, sa mga taong, mga alam nyo na, maaari na kung pa pwede, tulungan natin itong mga taong ito. So, tara, dito tayo, labas tayo. Baka maano tayo dyan eh. So, bale, ito pala yung mga tao na nakatira dito sa may Ilog Pasig. So, kuya, kayo, magkasama kayo. Apo. Eh, bakit na doon kayo natutulog? Wala po kami bahay po eh. Ah, wala kayong bahay? Kaya busy ako. Na-ano kayo? Na-lockdown kayo? Apo. Kayo, sir, na-lockdown din kayo? Apo. Okay. Eh, tayo, ikaw. Kaya dito ka rin, ha? Eh, ba't yan ka na rin natutulog? Kasi yung pamilya mo. Nasa malayo na. Eh, ito sila kuya, yung mga na-lockdown din, mga construction worker. Okay, so ito, bigyan na natin sila ng galing sa Caritas Manila. So, lubos ako nagpapasalamat Caritas Manila at nandiyan kayo para matulungan natin itong mga tao ito. So, ito kuya, para sa inyo kuya. Ito yung bigay ng Caritas Manila po. Salamat po. At kahit papaano, makakatulong to sa kanila ng isang linggo. Kasi ilang bigas eh, nakakapagsahing naman kayo dyan. Tsaka ayan, may mga noodles dyan para pag nagugutom kayo. Bibihira naman kayong makakain tatlo beses. Hindi kumakain dito kasi wala kaming panero. Ano po? Hindi pa kami kumakain, wala kaming panero. So ito kuya, pagdamutan nyo na lang ito. Ayan, kayong tatlo, kapag kayo lang magkakasama. Hindi, kayo rin po, kayong tatlo, kayo rin naman po magkakasama tayo, no? Okay. Actually, nakaka-ano sa damdamin eh, na nakita ka itong mga tao ito na nandito. Habang yung iba, masasarap yung mga kinakain. So, sana ipagdasal natin na matapos na itong coronavirus na to para makabalik na kayo sa mga dati yung mga bahay-bahay. So, sana kuya, malaking tulong na sa inyo yan. So, kahit pa paano, makakasurvive tayo ng isang linggo. Magdasal lang tayo palagi na malagpasan natin to, kaya natin to, alam natin, Pilipino tayo, kaya natin to. So, may gusto kayo sabihin sa Caritas Manila? Maraming po salamat sa Caritas. Maraming po salamat. Thank you po sa Caritas. Salamat po sa Caritas. Papasalamat po sa tulong po ng Caritas. Thank you sa Caritas Manila. Sana po bigyan kami ng kaldero, maraming pagsayo. Sama.
tao pa. So yun, nakita natin yung sitwasyon ng buhay nila roon sa may Ilog, Pasig. So sa mga tao medyo may mga kaya-kaya naman, please mahingi ako ng tulong sa inyo. Kahit hindi nyo naipadaan sa akin, nandun lang sila sa may Ilog na JP Rizal. Tulungan natin yung mga kababayan natin. Inabot talaga ng lockdown, na hindi na nakauwi, na doon na nagstay. 2 months na daw sila roon, na-interview sila, halos magto 2 months na sila nagstay doon. Tulungan natin yung mga kababayan natin na yun. Alam ko hindi sapat yung binigay natin na yun kasi pang isang linggo lang yun. So humihingi ako ng tulong sa inyo na kung medyo may kaya-kaya kayo sa mga kababayan ko rin sa Guadalupe Bio, tulungan natin yung mga tao yun. Feeling ko hindi naman din sila nagbibisyo kasi talagang wala naman sila pera. And also alam ko na miss na rin nila yung pamilya nila. So mga kababayan ko dito sa Biyeho, humihingi ako ng tulong, nandun lang sila sa may sakayan ng bangka. Tulungan natin sila. Maraming salamat sa Caritas. Caritas Manila, maraming salamat po. Nakabigay tayo ng relief goods galing po sa inyo. Caritas Manila kay Father Jade, tsaka kay Father Mox. Maraming salamat po mga Father. Kung hindi dahil po sa inyo, baka hanggang ngayon hindi pa rin sila kumakain. So, yun lang mga kaboom. Ipagdasal natin na matapos na itong coronavirus na to. At para makabalik na tayo lahat sa normal. Maraming salamat sa inyo. God bless you all.